Hello, this is again Nanay Maria from Belgium. Ano? Samahan niyo ako. Ako ay ilang days hindi nakapag-vlog dahil ako ay nagkasakit. Pagkagaling ko sa Germany, nagkasakit ako. Siguro hindi kinaya ng system ko yung talas ng lamig sa Germany. Sa bukas, balik ulit ako sa doktor. Yan. Para mabigyan ako, magamot nila ako. Kasi ngayong Saturday, balik ulit ako sa Germany pero sa ibang lugar. Magbablog si nanay, sasama ko kayo. Pag may data ako, ilalive ko na lang. Para hindi na nag-e-edit si nanay, diba? So ngayon, since malapit na ang Pasko, iistoryahan ko kayo. Okay. About Santa Claus. Sino ba talaga si Santa Claus? Yan. Saan nang galing si Santa Claus? Yan. So, kung kami may mga anak, di yan, yan. Pwede makinig. Pambata. So, simulan na natin, ha? Pasensya na pag naubo ang nanay. Ako'y narinig sa salas, malapit ako sa heater. Si Lolo nasa taas. Siya nag-aalaga sa akin. Yan. So, simulan na natin. Nung unang panahon, yan, mag-istorya si nanay, parine, mga gustong makinig. So, sisimulan na natin, ha? Parine, makinig. Maganda ito. Abay, nihintay ko si Lolo. Gagawa niya ako ng sitron. Noong unang panahon, yan, maraming taon ang nagdaan. Sa bansang Turkey, mayroon doong isang bayan na kung tawagin ay Lisia. Okay? Itong bayan ng Lisia ay merong probinsya na ang pangalan ay Patara. Okay? Na dito ay merong mag-asawang Greek descendants. Okay? Greek descendants. Griego. Yan. Na doon ay nakatira. Sila ay successful business people. Yan. At sila ay, anong tawag dito? Closed Christianity. Kumbaga sa ano eh, niyakap nila ang aral ng Christianismo. Okay. So, sa kanilang pagnenegosyo doon sa trading merchandise eh. Kasi naroon ang kutawagin ay Port of Myra. Okay? Doon nangyayari ang mga trading sa pag-ita ng Turkes, ng ano pag ang mga bansang malalapit sa Turkes. Egypt, yan. Parang papalitan doon. Doon nangyayari ang business nila. So, pagkayaman-yaman ng mag-asawang ito, na sila na may nabiyayaan ng isang anak, okay, na itong batang ito ay pinangalanan nilang Nicholas, yan. Na ang ibig sabihin sa Griego, sa salitang Griego, ay victory of the people, yan. Ngayon, habang si Nicholas ay lumalaki, hinubog siya ng kanyang magulang, okay? Sa pagiging Kristiyano, okay? At dito umusbong ang pag-ibig ni Nicholas
sa mga salita na itinuro ni St. Paul noong si St. Paul ay dumaong doon sa Lycia noong, kung di ako magkamari, first century yata nang dumaong. Okay, at doon nagpalaganap si St. Paul ng salita ng Diyos. O kaya't ang mga tao doon ay na-convert into Christianity. Yeah. Si St. Paul ay isa sa disciple ni Jesus. Yeah. So, bata pa si Nicholas. Okay? Nagkaroon ng, anong tawag dito? Epidemia. Plague. Na ito ang yun ay spekulasyon na maaring doon sa plague namatay, okay, both parents ni Nicholas. Okay, ano klaseng plague ay hindi ko alam. Ngayon ito namang si Nicholas, noong namatay ang kanyang magulang, iniwanan siya ng napakalaking kayamanan. Napakalaking kayamanan. Habang lumalaki si Nicholas, napagtanto niya na ang kanyang buhay ay ano ang halaga. Ibig sabihin, paano magkakaroon ng purpose ang kanyang buhay? Ano pwede niyang magawa para magkaroon ng halaga ang kanyang buhay? Yan. Despite na siya ay sobrang yaman, okay? Gusto niya ay magkaroon ng halaga. Meron siyang magawa. Na yun ay masasabing habang siya'y nasa mundo, eh meron siyang masasabing ang kanyang buhay, okay, ay nagkaroon ng purpose. Yan. Tama ba yung aking English? Yan. So, isang araw, nakaabot sa pandinig, okay, ni Nicholas ang isang matandang lalaki na sa kasamaang palad ay naubos ang kanyang ari-arian at siya ay naghirap. Ito namang matandang lalaking ito ay mayroong tatlong anak na mga babae na sila naman ay nasa tamang edad na para magpakasal. So, dahil nga wala silang pera, okay? Noong panahon na iyon, kailangan ang ama ay maghandog ng yaman, okay? Sa kasal ng kanilang anak na babae. Ito ang tinatawag na dowry. Parang yun ang ihahandog ng magulang. Para maging dowry bago ikasal ang kanilang mga anak. So, hindi mapapakasal ang kanyang mga anak dahil wala ng pera. So, napag-isip-isip noong tatay na dalhin na lang niya sa prostitusyon ang mga anak niya para sila ay magkaroon ng pera pambili ng pagkain. So, yun ay nakarating, okay, sa kaalaman ni Nicholas. At hindi siya naghintay ng paglipas ng oras. Agad ay, kumbaga saan ay nag-intervene. Para ang magkakapatid ay hindi mapadala sa prostitusyon, okay? At magkasala.
Ay di, noon ding gabing yun, hating gabi, si Nicholas ay may daladalang bag of gold coins. Okay. Noong panahon na iyon, wala pang chimney. So, doon sa mga, sa bintana niya, itinos, tinapon yung bag of coin, gold coins. Bukas na bintana, iniitsa niya doon sa loob ng bahay. Hindi. Kinabukasan, nang magising yung mag-aama, ay nagulat sila. Oo. Hindi nila akalain na, abay, may nagmagandang loob. Okay? Na gustong tumulong para mapakasal ang anak. So, sa madalit salita, ay napakasal yung isa sa tatlong anak. Okay? So, yung bag of gold coins dinala ng ama para ito ay handog as a dowry doon sa marriage. Okay? Pagpapakasal ng anak. So, natuwa naman si Nicholas dahil ay napabuti yung inihagis niyang bag of gold coins. So, ang ginawa niya para mapakasal yung dalawa pang natirang anak noong matandang lalaki. Naghagis uli siya ng bag of gold coins. Pero ito'y nangyayari lang sa ating gabi, yung kalatagan ng dilim. Sobrang dilim, walang makakakita. Yan. So, kinabukasan, nagulat na naman yung mag-ama. Abay, nagtataka ngayon sila. Sino baga itong aming, yung bagang tumutulong sa kanila, benefactor, para mapakasal ang kanyang mga anak. Ay di, napag-isip-isip ng ama na kanyang huhulihin? Sino baga ito? So, noong gabi, yan. Hindi natulog ang tatay. Inaabangan niya. Di dumating nga itong si Nicholas. Daladala niya yung isang bag ng gold coins. At inihagis niya ito doon sa loob ng bintana, sa loob ng bahay. So, biglang nagising yung ama. Nga, nagising sila. Naglabasan. At nasunggaban nila si Nicholas. Di, syempre, napalingon na si Nicholas. Nakilala nila. Yan, nakita nila si Nicholas. So, sabi ni Nicholas sa kanila, na huwag niyo itong ipagsasabi. Ito'y mananatiling sekreto. Dahil ayaw niyang mabunyag sa mga tao ang kanyang ginawa. Ayaw niyang maging popular. Yan. So, nangako naman yung ama nung tatlong mga anak na babae na napakasal nga. Oo. Pero naglaon, di naglaon, kumalat na din itong ginawa ni San Nicolas. Kaya siya ay naging popular. Oo. Tinawag siyang gift giver. Okay. Yan. Ngayon, di naglaon. Si San Nicolas ay naging isang obispo. Noong naging bishop, si San Nicolas, siya ang nagtanggol sa doktrina ng simbahan. Noong panahon na yun, ay nagkaroon ng persecution. Lahat ng mga, especially mga pari, ay para sila ay makaiwas sa execution, kailangan itiwalag nila ang Christianity. Okay? So, isa si Bishop Nicholas sa nakulong. Yan. Paano naging santo si San Nicholas? Okay? Siya ay naging santo dahil sa mga ginawa niya noong siya ay nabubuhay. At noong siya'y namatay na, kung tawagin siya ay wonder worker. Yan. Siya ay patron ng mga mandaragat. Sapagkat noong panahon siya ay buhay pa,
nagpunta siya kay, kung hindi ako magkamali, napakahabang istorya kasi noon, sino-shortcut ko lang. Brief summary. Si, ano ba yon? Ano ka tawag dito? Emperor yata. Emperor Constantine. Kung hindi ako magkamali, sana hindi. At hiningi niya na mapababa ng lubusan ang mga taxes na binabayaran ng mga tao. So, ito namang si Emperor Constantine, kung tama ang aking story, ay di gumawa ng sulat. Ganda pa nun ang papel, yung nirorolyo. Tapos may silt. Yan. Binigay niya kay Nicholas. At ito naman si Nicholas. Ginawa niya, itinapon niya sa dagat yung dokumento. Na ito namang si Emperor ay nakapag-isip-isip. Siguro nakapag-muni-muni. Sumobra ang kanyang kabaitan. Kumbaga sa ano, sumobra. Masyadong mababa ang naibigay niyang tax. So, pinatawag niya si Nicholas at binabawi niya yung dokumento. Siguro, ay di, babagoy siguro niya. Baka naman, hindi naman ganun kababa. Ano, tataas siguro niya ng kaunti lang. Ay wala na. Ay dahil naitapon na nga sa dagat eh. Na ito naman ay nakuha ng mga mangingisda. Nakuha nila yung dokumento. Nahuli nila. Ay di yun. Kaya sa bawat mga mandaragat, makikita mo si Saint Nicholas. Ang patron ng mga sailors mandaragat. Yan. Merong isang pangyayari na merong mandaragat, okay, na habang sila ay pumapalaot, ay di masama ang panahon. Natatakot silang mabuwis ang buhay nila sa dagat. Kung kaya't tinawag nila si Saint Nicholas. Dumating si Saint Nicholas. At sila'y sinamahan. Adi, si Saint Nicholas, kanyang inestable yung ano ng dagat. At di, nung kinabukasan, di dumaong ang mga mandaragat doon sa laot. Napunta sila sa simbahan para magpasalamat sa kay Saint Nicholas. Sinabi nila na nagpakita si Saint Nicholas. So sabi nila, sabi ng taong simbahan, sino baga itong inyong sinasa? Ito baga? Ito? Dahil kasi meron doong imahe si Saint Nicholas sa loob ng simbahan. Sinabi ng mandaragat, iyan, siya yung nagpakita sa amin. Maraming wonders, okay, na ipinakita si Saint Nicholas. Hindi lamang nung siya'y namatay, lalo nung siya'y buhay pa. So, ano ang relevant ng istoryang ito kay Santa Claus? Oh. Dito na nilikha si Santa Claus. Ginawa na nila si Santa Claus. Santa Claus is a creation of every family. Okay? Family's Christmas tradition. Yan. Itong si Santa Claus ay nagbibigay regalo. So, dito sa Europa, yan, kung tawagin siya ay Sinterklaas. Sinterniklaas yata. Oo, hindi ako magkamali. Na siya'y nagbibigay ng apples at saka oranges. Bakit apples at oranges? Dahil oranges and apples symbolizes the golden coin. Yan. So,
Sana nagustuhan yung story ng Nanay Maria sa araw na ito. Si Santa Claus ay hinango o nilikha base sa story ni Saint Nicholas. Si Saint Nicholas ay totoong tao. Siya ay isa sa historical person. Okay? Ngayon, si Saint Nicholas pinagdiriwang ang kanyang kapistahan dito sa Europa, dito sa Belgium, every 6th of December, ang kapistahan ni Saint Nicholas. Yan ang araw na siya ay namatay. Okay? Kung di ako magkamali. Kaya yan ang kanyang feast day. Nung siya ay namatay. So, sana magdasal kayo kay Saint Nicholas. Si Saint Nicholas ay patron ng mga ulila. Sapagkat siya ay maagang na ulila. Kaya mahal niya ang mga ulila. Siya ay patron ng mga hindi magkaasawa. Yan. Dahil nga, naging popular siya doon sa pamamigay niya ng bag of gold coins doon sa mga kapatid para sila ay makasal. Yan. Siya ay patron ng mga mandaragat. Siya ay patron ng mga magnanakaw na muling nagsisi at bumalik kay Jesus. Dahil pinatawad niya. Okay? Siya ay patron ng mga bata. Dahil ay noon ay mayroong isang butcher. Okay? Meron siyang pinaslang ng mga bata. Okay? Agad nagpunta si Bishop Nicholas. At kanyang kinuha ang mga bata at sila ay kanyang binuhay. Binuhay niya ang mga bata sapagkat siya ay namimigay. Popular, naging popular sa pagbibigay ng mga regalo. Yan. So let us pray for Saint Nicholas. Okay? Kung hindi pa po niyo kilala si Saint Nicholas. Yan. So thanks for watching. Salamat po ng marami. Yan. Kahit pa paano may naibahagi si Nanay Maria bago dumating ang Pasko. Yan. At sana po sa darating na Christmas Eve, 24 of December, sa alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Okay? At alauna ng tanghali, hapon yata, alauna ng hapon dito sa Belgium. Baka nais niyo pong manood ng live interview sa aming mag-asawa, okay, ng isang radio station sa Pilipinas. Okay? Ito po ay mapapanood niyo live sa Facebook alas 8 ng gabi sa Pilipinas. At alauna po ng hapon dito sa Belgium. Ito po'y napakaganda. Napakagandang interview. Yan. So, sa aking sagot sa live interview, kahit pa paano, makapagdala ito ng makapagdulot ito ng saya, ng aral sa inyong lahat. Salamat pong muli. Yan, sinisipon ako. Ito pong muli si Nanay Maria from Belgium. God bless you all.